Today's Gospel Friday, September 13, is taken from St. Luke chapter 6, verse 39 to 42. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice a splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. The Gospel of the Lord. Ang ating faith food reflection ngayon ay nagmula kay Dr. Tin Dueñas ng Sower's Pilgrim. Ikaw muna. Madalas nating madinig na kapag may pinupuna tayo sa ating kaanak o kaibigan, ang sasabihin ay, "Sus, tingnan mo kung sino nagsalita." Pagkatapos ay pamumukha nila sa atin na ganun din tayo, baka nga mas masahol pa. Sinabi ng aking yumaong nanay na kailangan alam ko ang gawaing bahay kahit na may kasambahay ako. Kasi paano ko nga ba siya tuturuan kung di ko alam kung ano ang aking tinuturo? Sa ating asal ay ganun din. Paano nga ba natin sasabihin sa ating anak na huwag mag-cellphone na mag-cellphone kung nakikita nilang cellphone din tayo ng cellphone? Hindi nila tayo pakikinggan kasi hindi nila nakikita sa atin ang itinuturo natin. Mainam na maging mabuting halimbawa muna tayo bago tayo makapagturo sa iba. Kung hindi natin alam kung paano akayin ng iba, magpatulong tayo sa may alam. Mag-aral tayo dahil hindi lahat ay alam na natin, gaano man ang ating edad. Bago mo baguhin ang iba, baguhin mo muna ang iyong sarili. Ikaw muna. Self-control o disiplina sa ating sarili ang kailangan nating pairalin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming makasunod sa iyong mga turo. Maisabuhay nawa namin ang iyong mga salita upang maging mabuti kaming halimbawa sa aming mga anak at sa iba na nais kang makilala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.